Nagkabutas-butas habang nasusunog ang Trapal na yan matapos ang fireworks display sa music festival sa isang beach resort sa Makati City, Davao Oriental. Nasunog din ang itaas na bahagi ng stage kung saan nakalagay umano ang mga mini fireworks. Mabuti na lang at may naka-standby na truck ng bumbero sa lugar. Ayon sa BFP, fireworks ang pinagmulan ng apoy. Mali rin daw ang pagkakasetup sa mga paputok. Sa halip kasi na ilagay sa ibaba, inilagay ito sa itaas ng stage. Wala namang nasaktan sa insidente. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang organizer ng music festival. Isang mag-asawa ang nasawi matapos pagtatagain ng kanilang tauhan sa Pasig City. Napuno raw ang suspect dahil pinagbibintangan siyang nagnanakaw. Mabala po mga kapuso, maselan ang aktual na video ng krimen. May exclusive report si Emil Sumangil. Kuha yan gabi ng May 30 habang nag-uusap ang among babae at kanyang tauhan. Bigla itong yumuko na tila may kukunin sa may paanan at hinedlock. Pinagtataga at pinagtatadyakan ang biktima. Madidinig pa sa CCTV recording ang pagiging nito ng saklolo. Tumakas ang suspect sa backdoor. Doon naman niya inabutan ang among lalaki na pinagtataga rin niya. Ayon pa sa pulisya, inatake rin ang suspect ang anak ng mga amo. Pero nakatakbo ito at nakapagsumbong sa mga otoridad. Nadatnan ng Pasig Police ang suspect sa crime scene. Natulala siya sa pangyaring hindi na siya mag-isipang tumakas. Binawian ng buhay ang among babae at lalaki. Nagtamo naman ng mga sugat ang kanilang anak bagaman nasa maayos ng kalagayan. Kinasuhan po natin siya ng double murder at frustrated murder. Sa investigasyon, lumabas na napuno raw ang suspect na kahera dahil pinagbibintangang nangungupit sa kita ng tindahan ng LPG ng amo. Sobrang galit po. Bakit? Ano po kasi, yung lagi po ako napapagbintangan na magnanakaw kahit wala naman po akong ginagawa. Nagsisorry po ako na nagawa ko yun, pero sana po intindihin rin nila yung naramdaman ko. Nasaktan rin po ako. Emil Sumangi, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natabunan ng abo ang ilang lugar sa paligid ng Bulkang Canlaon kasunod ng pagputok nito kagabi. Idineklara na ang state of calamity sa Canlaon City sa Negros Oriental. Mula sa La Castellana, Negros Occidental, may live report si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Eileen? Maki aabot na sa mahigit 1,000 mga evacuees sa Negros Occidental ang inilikas kasunod ng explosive eruption ng Bulkang Canlaon kagabi. Dito sa La Castellana, nag-aalalaman sa iniwan nilang mga bahay, mas pinili ng ilang residente na manatili sa evacuation centers para sa kanilang kaligtasan. Sa time-lapse camera footage ng Vivox, kita kung paanong nagsimulang mabuga ng makapal na usok ang Bulkang Canlaon bago mag-alas 7 kagabi. Hanggang sa magtuloy-tuloy ang pagsabog. Nasagap din ang dumadagong-dong na tunog mula sa pag-aalboroto ng bulkan. Maya-maya, nagbagsakan na ang mga abo sa mga kalapit na komunidad gaya ng barangay Kabagnaan sa bayan ng La Castellana. Inirekomenda na ang pagdedeklara ng state of calamity sa bayan. Bukod sa La Castellana, apektado ng ashfall ang La Carlota City at Bago City. Sa barangay Araal sa La Carlota City, natabunan ng abo ang bubong ng mga bahay maging ang mga pananim. Grabe, ginagano na yung tapok sa ano, sa vulkan. Ayon sa mga residente, makati sa balat ang abo at masakit sa ilong ang asupre. Nasa loob ng 4-kilometer radius permanent danger zone ang barangay Araal. Pero ayon kay DOST Secretary Renato Solido, kailangan ring mag-ingat ang mga nasa labas ng permanent danger zone. Kailangan nating bigyan ng reminder ang ating mga kababayan sa epekto ng amoy ng asupre at pagbagsak ng abo kung sakaling magkaroon man ng mga pagsabog pa kasi masama sa tao ang amoy asupre at of course yung abo. Isa ring banta ang pagbuhos ng ulan sa bahagi ng bulkan. Kung nasa dalisdis sila sa mataas na lugar at doon ang ulan,
pwedeng ibaba nito at magkaroon ng maputik na baha. Depende sa kung mangyayari ay kakayod pa sila sa ilalim, posibleng magkaroon ka ng mga malabnaw na lahar siguro. Sa ngayon, itinutuloy ng VVOX na isang explosive eruption ang nangyari. Inaaral pa kung may bagong material mula sa loob ng bulkan ang inilabas nito. Nagdeklara na ng State of Calamity ang Canlaon City sa Negros Oriental dahil sa epekto ng pagputok ng bulkan. Dumating doon ang GMA Capuso Foundation para mamahagi ng pagkain at tulong sa dalawang evacuation centers. Maki, panawagan ngayon ang mga evacuees ang gamot, lalo pat ang ilan sa kanila ay may iniindang karamdaman. Anumang oras, asahang isailalim na sa state of calamity ang bayan ng Lakasiliana. Maki? Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. Kahit tapos na ang pandemya, kanya-kanyang pag-iingat pa rin ang ilan laban sa COVID-19. Nitong Mayo na itala ng DOH ang kauna-unahang mga kaso ng flirt variant sa bansa. May report si Katrina Son. Si Russell Jose na isang lady guard. Mula noong pandemic hanggang ngayon, laging nakasuot ng face mask. Mas ligtas daw kasi ang pakiramdam niya sa mga sakit o virus kapag may suot siyang face mask. Lalo pa at di pa naman daw tuluyang nawawala ang COVID-19. May kumakalat na naman daw na bagong virus. Saka madali kasi ako makasagap ng ubo. Nakakatakot baka mamaya machempuhan. Ang 26 years old naman na si Angeli Cabonegro, lagi raw nagsusuot ng face mask. Hindi pa raw kasi siya nagkakaroon ng COVID-19 at takot siyang madapuan nito. Para sa akin, napaka-importante talagang mag-mask. Lalo't na nandito pa rin ang sa hangin yung mga virus. Iba naman ang pananaw ni Maria Cristina Polo. Mas mahirap pong nakamas na sa panahon ngayong tag-init. Alam mo na may sipon, may miwas na lang. Lagi rin daw siyang may dalang alcohol at sanitizer at agad naliligo pag uwi ng bahay. Ngayong araw, kinumpirma ng Department of Health na may 30 kaso ng COVID-19 subvariant na Omicron sa bansa. Kabilang ang 2 kaso ng flirt subvariant. Patuloy naman daw ang ginagawang pagmomonitor ng DOH. Nananatili naman daw na low risk para sa COVID-19 ang mga rehiyon sa bansa. Paalala ng DOH, voluntaryo pa rin ang pagsusuot ng face mask pero dapat gawin ito ng maayos. Lagi ring maghugas ng kamay at umiwas sa matataong lugar. At kapag hindi maganda ang pakiramdam, huwag na lang lumabas ng bahay. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inilipat muna sa Central Luzon Police Regional Office ang 49 na pulis ng Bambantarlac. Iniimbestigahan sila sa posibleng kapabayaan dahil sa illegal na pogo activities sa lugar. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, sasailalim ang mga pulis sa retraining at reorientation. Pinalitan sila ng mga pulis na mula naman sa Tarlac Police Regional Office. Samantala, nakatakdang iapela ni Mayor Alice Guo ang preventive suspension na ipinataw sa kanya ng ombudsman. Inalmahan naman ng PAGCOR ang anilay paninisi ng abogado ni Guo sa kanila kung bakit sinampahan ng DILG si Guo ng mga reklamong kriminal. Wala raw kinalaman ng PAGCOR sa pag-i-issue ng mga local business permit at license. Hindi rin daw sila responsable sa pag-i-inspeksyon ng mga gusaling wala sa kanilang jurisdiction. Sa kaso ng ni-raid na compound sa Bamba nitong Marso, may mga tao raw ang PAGCOR na nagmo-monitor ng operasyon ng Zune U1 Technologies Incorporated sa registered address nito sa loob ng compound. Pero wala na raw access ang PAGCOR sa iba pang lugar sa compound na karamihan restricted at hindi mapuntahan ng publiko. Kaya hindi sila makakapag-monitor ng anumang illegal na mga aktibidad doon. Inagaw ng mga Chino sa West Philippine Sea ang food supply na para sana sa mga sundalo ng BRP Sierra Madre ayon sa AFP. Itinapon pa raw ito ng mga Chino sa dagat. Pero ang pinalalabas ng China, mga Pilipino ang nagkakalat. May report si Sandra Aguinaldo. Yung palahila pa kanila. Nako! Wala, hala. Lapitan nyo kagad yung kagad. Kiluha yung lay para drop.
Para sa mga sundalong nakabantay sa BRP Sierra Madre sa Iyungin Shoal, ang in-airdrop na food supplies ng AFP noong May 19. Pero nang mahulog sa dagat ang package, biglang sumugod ang Chinese vessels para agawin ito. Kunin yung parachute. Lahi, dalhin sa bahura. Yoko, sa bahura, bahura. Babanggain kayo. Bahura lang kayo, bahura. Dalhin sa bahura. Huwag niyo ipakawa, huwag niyo ipakawa. Tila nagabulan ang dalawang rubber boat ng Pilipinas at dalawang mas malaking rigid hulled inflatable boat ng China. Kalaunan, nakuha ng mga Chino ang package pero nang makitang pagkain ang laman nito, itinapon daw ito ng mga Chino sa dagat. Taliwas daw yan sa ikinakalat na video ng China na Pilipinas ang nagkakalat sa dagat. Na-recover ng AFP ang ilang food items sa dagat, pero karamihan daw ay lumubog at nasira. They were trespassing into our exclusive economic zone. They interfered in a legal operational resupply mission. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. They have zero common sense. Reklamo pa ng AFP, lumapit ang mga Chino ng 5 to 10 meters sa BRP Sierra Madre. Kitang-kita yan sa video na kuha ng sundalo sa barko. Sa kabila ng sobrang paglapit ng mga Chino, hindi raw totoo ang sinabi ng China na nanutok umano ng baril ang mga Pilipino sa Chinese Coast Guard. Gayunpaman, may rules of engagement daw na sinusunod ang mga Pilipinong sundalo. Linabas lang nila just to get ready in case something happens na dahil napakalapit na eh. No? Nagpaliwanag din ang AFP kung bakit hindi nila agad isinapubliko ang nangyari. We are normalizing the RORE emissions. It is at the level of the command of Western Command. So we don't have to highlight any successful RORE because again, it's a normal activity. In the past, the airdrop was very successful. But this time, we don't know what came into the minds of the Chinese Coast Guard. Ang Chinese Foreign Ministry tinawag namang illegal ang aksyon ng Pilipinas laban sa China Coast Guard sa supply mission. Wala pang payag ang ating Department of Foreign Affairs kung ano hakbang ang gagawin nito. Inulat din ng AFP na nagsagawa ang People's Liberation Army ng China ng military exercise sa Sabina Shoal. The conduct of an exercise is unauthorized under UNCLOS. It's not allowed. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Teaser ng upcoming Kapuso Murder Mystery Series na Widow's War, inilabas na. Mga bida nito ang sina Bea Alonzo at Carla Abellana, pasabog bilang Brides in Black. Sandara Park na masyal sa Bohol, kasama ang Cinderella and the Four Night Star na si Jung Il-woo. South Korean girl group na Red Velvet, maglalabas ng mini-album ngayong buwan na bahagi ng kanilang comeback. Sumaya single ni Josh Cullen ng SB19, trending! Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napahinto sa kalsada ang driver na yan sa South Africa nang namataan ang unti-unting paglapit ng higante at madilim na sirkulasyon ng hangin. Sabi ng driver, animo'y buhawi ito na may tinatangay na debris. Ibang video, kita naman ang malaembudong hugis ng hangin. Hindi bababa sa 11 ang nasawi at nawasak ang ilang gusali sa matinding sama ng panahon. Naunang nagbabala ang National Weather Service kaugnay sa matinding pag-ulan at posibleng pagbaha.